No. Okay. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Sir, thank you. And maraming salamat sa cake. Actually, bago ko blino yung candle, I wish a better life, a brighter future for all Filipinos. Yun talaga ang hiniling ko. Hindi para sa akin, kundi para sa isa-isa, sa ating lahat. Kasi ito naman talaga ang pinaglalaban ko mula pa noon for 14 years. Kung natandaan nyo, doon sa rally ni Pastor Kibuloy sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio, may sumigaw doon na kung si Lisa Marcos, yung kasama ni Bumbong Marcos ay nasa harap lang niya, sasampalin niya ang kaliwang kanan, ako doon. Tapos doon sa akin, sabi ko, sasampalin niya tatlong beses kaliwang kanan. Ayun, gagandagan ko pa ng isang beses para kay Harry Roque. Kasi sinisiraan nila si Harry Roque. Pati si Atty. Vic, sinisiraan nila si Atty. Trixie, sinisiraan nila. Pero ako, tayo, lalaban tayo. Kaya na, Lisa, alam ko, pinapanood mo to. Kung nandito ka sa harap, apat na beses na kita sa sampalin. Yung tatlo, huwag sinalaking pangapat para kaya rin. Kaliwag ka na, sumunong sampalin. Anyway, siguro makatanong ko, bakit ko nga ba gusto sampalin si Lisa Marcos? Kasi po, kung ang kalabaw ang national animal, at ang sampakita ang national flower, hindi ba si Mama? Si Lisa Marcos ang national problem. National. Oh, itong babae, ito ang problema natin ngayon. Sa totoo lang, matagal ko lang kalaban si Smartmatic. Kasi alam kong binibenta talaga yung ating mga eleksyon. Kung sino ang bibili, alam niyo naman kung sino may pera. Ang tao walang pera. Sino ba may pera? Si wedding lord, si drug lord. Lahat ng lord na wala sa langit, lahat ng lord na nasa impyerno, yun ang may pera. Yun ang bibili ng mga pwesto at lahat tayo pirado. Kaya kinalaban ko sa Smartmatic ng 14 na taon hanggang ngayon. So yung kampanya, actually, inulungan ko itong mag-asama ng Marcos doon sa kanilang protesta. Di ba nag-protesta siya kasi inayak sa Delenio Pedro? So, tinulungan ko itong mag-asawa ng 6 na taon. Nagsindi po ako sa kanila, wala po akong sinihil kahit piso. Wala po akong bayan. So, kahit anong oras may papagawa sila, ginagawa ko yun. Tapos, noong Marso 2022, nakampanya na tayo. I'm sure, ang iba sa inyo na budo din. Sino ba nabulol dito? O, marami tayo, di ba? O, pati ako nabulol. Pati si Harry, si Atty. Trixie, nabulol yan. Sinabi ni Lisa Marcos sa akin, inamin talaga niya, magkakaroon siya ng pagpupulong ng may-ari ng Smartmatic. At kailangan niya ng 2 technical guys doon sa meeting na yun, pero hindi ako pwede dahil galit na galit si Smartmatic sa akin. So, alam ko na, namamanipulahin nila ang eleksyon. Pero si Lisa Marcos ayaw na ayaw niya kay Sara Duterte. Kaya hindi niya sinama si Sara Duterte doon sa manipulasyon ng boto. Ang ginawa nila, tinagdaga nila ng boto si Marcos. Ang boto ni Marcos sa aming kantya, 6 kaming technical doon na tao nagpustahan kami noong araw ng eleksyon. 24 million lang ang pinakataas na boto ni Marcos na estimate namin. Pero tinagdaga nila yun para dumikit sa boto ni Inday Sara na 32 million. Yung kay Inday Sara na boto, yung 32 million niya, sa kanya yan. Totoong boto yan sa kanya. Walang manipulasyon yan. Pero kasi kung si Inday Sara 32 million at si Marcos Colela 24 million, siyempre, ang titingalain natin leader si Inday Sara, di ba? Kasi 32 million eh. Ikaw, 24 million ka lang. So, sa bawang 3 bumoto kay Inday Sara, 2 lang ang bumoto sa'yo. Siyempre kasi, matibay naman ang kalaban na incumbent vice president. Di ba? Mapapawasan talaga ng boto si Marcos. So, ayaw nila ng ganun. Kasi alam ni Lisa,
na weakling talaga yung kanyang asawa. Weak talaga yung kanyang asawa. Wala talagang bayan yung kanyang asawa. So, tinagdagan nila na boto para dumikit ka in the asawa. Kahit pananalo ka, pag tinagdagan mo ng boto, ang tali mo, pandaraya yun. Di ba? So, kaya nga, sinabi ni Lay Sarah kanina, hindi ako mag-a-attend ng third zona. I'm appointing myself the designated survivor. Rightly so. Kasi siya naman ang natitirang highest official of the land that was duly elected by the people. Hindi na si Marcos. O kaya, ang designated survivor, the only highest elected official of the land, duly elected by the people, si Lay Sarah yan. Hindi si Marcos. O, kaya tama si Inday Sara na hindi na ako mag-a-attend in the first place. Kaya mag-a-attend, hindi naman totoong presidente yan eh. Dinaya niya yung kanyang mandato. O, kapag ang tao mandaya ng boto, mapagkakatiwalaan mo ng buhay at pangarap mo at kinabukasan ng mga anak at apo ninyo? Hindi. Kasi ang mandaraya at mandaraya at pag dinaya yung boto, mandaraya yun ng pera, ng kinabukasan at buhay ng bawat Pilipino. Tingnan po ninyo yung mga sanabi ni Atty. Trixie. Mataas ang presyo ng bilihin. Mataas ang presyo ng bigas. Hindi bumaba. Kuryente, tubig. Tapos sabi ko, mataas ang presyo ng tubig. Wala pang tubig. Nadubuluwangin na. Ah, paano? Nasaan yung binabayad natin? Nagbabayad kayo, wala namang tubig. Oh. Pero itong lahat na to, nakikita natin po, ito yung external manifestation na itong mga nakaupo ngayon, walang pakialam sa buhay ng bawat Pilipino. Kasi alam mo lang, hindi naman kayo ang nagpanalo sa kanila. Ang nagpanalo sa kanila, si Smart Tati. Kaya ayan, tingnan ninyo. Alam niyo, nung sinabi kong mag-meeting si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smart Tati, ang tingin ko, si George Garcia ang nag-bridge sa kanila. Kaya si George Garcia ang piniling chairman ng COMELEC. Tapos, sumulat ko ako ng sinumpaang salay sa ito. Ito na sinabi ko sa inyo. Naka-affidavit ito, pinalumpaan ko ito sa abogado. Binitawan ni George Garcia ang Smartmatic. Dinisqualify. Ngayon, binitahan niya si George Garcia. Tumanggap ka ng 1 billion mula sa Miro Systems. Ayan, nag-aaway ang namukhang pera. Ayan, nag-aaway ang namukhang pera. Diba? Pero wala tayo doon sa kanilang equation. Kasi pera-pera lang sila. How long would you want to suffer? Alam nyo, ito mga sinasabi sa kosin, hindi ito haka-haka kasi sinupaan ko to. At hindi naman ako nakulong. Hindi nila ako kinasuhan. Hinahabot ko si Lisa Marcos. Alam mo, kung ako'y sinungaling, kasuhan mo ako, ikaw na nga yung pinakapangyarihan nila lang sa Pilipinas. Pero ngayon, sasampalin pa kita, apat on one side, apat on the other side. Oh. Pero wala akong magagawa. Kinasuhan nila ako para tanggalin yung lisensya ko bilang abogado. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya, pero lumaban ako at sinabi ko kay Lisa Marcos, pupunitin ko pa yung certificate ko sa harap mo. That's a small price to pay for the future of this country, for the future of every Filipino. Ayun, alam niyo, tumingin na sila sa kaka-file sa akin ng disbarment. Apat na yung disbarment ko. Pagsalita ko ng maisog rally sa Davao, pag uwi ko sa Manila, may disbarment ako. Pagsalita ko sa Sibug, meron na naman. Sa Tagum, meron na naman. Sa Lumugitim, meron na naman. Pero nung sa Angeles, sinabi ko, susunugin ko pa sa harap mo na. Tumingin na po sila. Siguro, nakita nila, hindi naman ito matatakot eh. Alam ni Lisa yan, wala akong takot. Ko pa. O, sasampalin nga kita eh. Para at least matauhan yung bruha na alam nyo, pag napapili kayo dyan sa posisyon na yan, obligasyon yung silbihan ng taong bayan, hindi yung mga sarili ninyo. Alam nyo, nung binuto natin yung hayop na yan, kasama sa puno natin yung pangarap natin sa kanila, na pag-uwi nila ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino, umasa sa atin. Sino ang nananalo? Nananalo. Yung mga alyado nyo ng mga mayayaman at the expense of every Filipino. Mahal ang lahat. Ano ba ginawa ni Marcos? Oh, pag sumakay ng aeroplano papuntang abroad, binibihisa
isa pa yung hagdanan ng bulaklak. Ha? That's too ostentatious. Bakit mo ginihisa yung hagdanan? Di ba yung hagdanan? Hinahawakan natin para hindi na mahulog. Sa kanila, binihisa ng mga bulaklak. Sana mahulog na lang sila. Para matauhan sila. Mahal yung bulaklak, di po ba? Buti nilang binili ng bigas at binigay sa ating mga kababayan. Oh, binibihisan. Pero you know what? Kung saan niya kinuha yan? Yung binibihisan yung hakanan? Galing yan kay Muhammad Rizal Pahlavi. Yung dating emperor at Shah of Iran. Alam niyo? Napatansik ang Shah of Iran. Oh, siguro matansik din to. Pero alam niyo mga kababayan, hindi ko nalang pahabain kasi may speaker pang iba. Gusto kong itiin yung sinabi ni Laisana na hindi siya mag-a-attend ng third zona kasi hindi naman lehitimong presidente si Marcos. O, kasuhan mo ako. O, hindi lehitimong presidente si Marcos. Pag pinagtagan mo ng kahit isang boto, ang tali mo, mandarayan ka. We have to be honest to ourselves. Kasi kung hindi ka honest sa sarili mo, hindi ka magiging honest sa pambayang Pilipino. Di po ba? At yan, nakikita natin yan ngayon sa kanilang ginagawa. Oh. Pangalawa, si Inday Sara remains the only legitimately elected highest official of the land. Kasi yung kay Marcos, yung kanyang mandato, nilawgaw na niya, dinistrong karma niya. So si Inday Sara na lang ang natitira. Ano gagawin natin mga kababayan? Kontento na lang na tayo na palagi tayo naghihirap sa buhay na to. O hindi, di ba? Alam nyo, kanya nito nanay, may mga tatay din. Pag-uwi po ninyo sa bahay, tignan po ninyo yung mga anak ninyo. Yung mga musmus ninyo mga anak. Musmus ninyo mga apo. Hindi po sila makakapaglaban sa kanilang kinabukasan ngayon. Pero bata pa sila. Di po ba? They cannot speak for themselves for their future. Hindi sila makakapagsalita. O ito ang gusto na rin. Hindi sila pwede nyo mamatay. Musmus pa lang sila. Sino ba ang lalaban para sa kanila? Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kayo at ako. Kaya nandito tayo ngayon. Hindi imposible bawiin natin ang mandatong kanilang minanipula. Magkaisa tayo doon na ang mahalaga mga kababayan, nandito kayo, community leaders kayo, iparating natin, ipababa natin yung mensahe ito. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo kasi kung nagsisinungaling ako, nakulong na ako. Si Smartmatic, 14 na taong mo yung kalaban. Hindi ako makasukasukan. Kasi totoo ang hawak ko. Alam niyo, naging pinto lang ako ng istorya. Matagal ako nakulong. Si Smartmatic, kalaban ko, umabot kami sa Amerika. Oh, may kinasuman sila doon na news outlet. $2 billion ang hinihingi nila kasi siniraan daw sila. Kinuha ako na news outlet, ako yung testigo, ayaw umataas sa Smartmatic. Kasi mamamaling sila. Alam nyo, matindi ang binayag ko dito sa laban ako. Buhay ng personal info, si Richard Santander. Tinukot ng 20 polis, tinorture, pinatay. Noong December 9, 2018, yung 4 na ngipin niya sa harap, nilagay mo nila, kalahati na lang ang natira. 12 ang sugat niya sa buong katawan. 21 ang kansya pulse, wala sa ulo, wala sa puso. Lahat sa kamay, sa ginting. Pinahirapan talaga ng gusto. Yan ang binayad ko. Buhay na nakalimu kaibigan. Personally, ito yung for 12 years. Pero hindi ako sumuko. Kasi kung susuko tayo, ang ahayo ang mananalo. Tayo ang kawapa. Di po ba? Kaya mga kababayan, paabot po natin ito sa ating mga kasama. One day, when the time is right, pawiin natin yung mandato ng minanipula. Nina, maraming salamat po.